Ayan, eh. Sorry. Good morning. Good morning ka mga kabaro. Masyado pa tayo maaga. Okay, wala tayong headset ngayon. Kape tayo. Okay, good morning dyan sa mga kaan natin. Mga kabaro natin, mga safety officer natin dito sa Safety Officer Helping Hand. Okay? Ayan, habang wala pa. Ayan, okay. Good morning. Ayan, sa first watcher natin si Sir Ray Mark Manalo. Good morning, sir. Ayan. Nandito na tayo, man. Start of this February 1, in the year 2020. This is our first live ata ngayon, 2020. Okay, so ayan, may kasama ako. Okay. So guys, sana sa mga safety officer natin diyan, keep safe lalo na ngayon, we have a coronavirus na nagiging ano ngayon, nagiging viral ngayon sa atin sa dito sa maraming mundo, no? Hindi lang dito sa Pilipinas, no, meron tayong isa dito. And then sa ibang bansa, mas marami pa, okay? But sabi nga natin, keep safe, maging proactive tayo doon sa risk na pwede mangyari sa atin doon sa ano natin yan, okay? Ngayon, okay, na sa company natin, we just, kung sa mga safety officer natin dyan, please discuss the viruses natin, kung paano siya mape-prevent sa workplace natin. Isa to sa mga ano natin ngayon, discussion na pwedeng ibigay sa mga safety officer natin dyan sa workplace natin, at ma-discuss natin kung paano ba nila mape-prevent. Alam nyo naman, ang mga workers natin, hindi mga nakakapanood ng ano yan, halos ng TV, ayan, mga nagtatanong. So, nandito sa posting naman natin, you print or you save in your phone and then discuss in your toolbox meeting about dito sa viruses na kumakalat dito sa buong mundo. Okay? So, good morning, Sir Jeff. Pasensya na, masyadong online mo kasi okay lang, sir. Ngayon pa nga lang ako nakapag-live for this 2020. Pero okay lang 'yon, sir. For me, it's a good ano natin dito, okay? So, ikaw any question ba regarding sa safety? Pwede tayong magtanong dito ngayon habang free pa tayo. Okay? To sa mga safety officer natin diyan na naghahanap ng trabaho, keep ano lang dito, or meron kayong bang atin dyan, posting lang kayo dito sa ano natin, sa group natin, para matulungan natin yung mga ibang safety officer natin dyan. Okay. Noong nakaraan, umpisa natin. Good morning po. Okay. Nakapagpasa na ba kayo ng mga annual report nyo, mga safety officer dyan? Okay. Ito, hindi tayo makapag-gain ngayon. Para do sa annual report. Isa yan sa proof of evidence kasi natin. Guys, ha, clear lang natin. Ang annual report po, ang ipapasa nyo, it's yung mga WEDR, okay, yung mga annual report natin, tapos yung RHSO, huwag nyo kakalimutan, ipasa natin yan. Okay, for this, February na, dapat makapagpasa nga kayo, dapat before January 24, nakapagpasa na kayo. Pero don't hesitate to ask, no sa dito sa group natin, kung meron pa kayong mga kailangang i-guide. Okay, marami kasing nagtatanong kung paano, just keep posting para lahat tayo dito sama-sama mga sagot ng mga katanungan nyo. Okay? So, yun lang. Ayun ang isa sa mga natin. Mamaya, try ko pag na doon na ma-ano natin, ma-discuss natin kung paano ba paggawa. Okay? Kasi wala pa tayong ano ngayon, anong whiteboard. Okay? Sir, balak po sana gumawa ng safety program or monitoring ng accident or incident annual. How po, sir? Okay, ganito, sir. Gumawa ng safety program. Ngayon, may downloadable tayo sa DOLE. DOLE website na ng OSHC website. Download ka doon. Dalawa kasi yung guidelines sila ng safety program. Pag download mo yun, editable naman po yun. Naka-Microsoft Word naman po yun. Tapos, it depends sa scope of work mo
doon mo ididepende kasi pipil up mo lang naman siya. Tapos in that way mapipil up mo kung ano yung ano kasi iba't iba ang scope of work. Ano ka ba? Gencon ka ba? Sa general contractor kasi it's mas malawak yung paggawa nila ng safety program. Pero kung ikaw ay trade con or specialist ka lang ng specialist kayo ng company na doon sa kung ano na yun, yun lang ang doon ka magme-main focus. Okay? And then, sa monitoring ng accident incident, sir, gawa ka ng Excel file, no? Sa Excel file mo, it's doon mo gagawin. So, sige, trabahuin natin yan next week para doon sa paggawa. Ayan, Sir Norman, good morning. Ayan, isa si Sir Norman sa ano natin, HR admin na magiting. No, okay. Sir, good morning. Okay. Gawa ka ng Excel file mo ng monitoring mo ng accident-incident frequency rate mo para makita mo at doon sa pag-annual report mo, ma-average mo na agad. So, next week, i-discuss natin kung paano para matulungan ko kayo for whole natin. Kasi, ang naano natin, every month, meron tayong manpower. Ibe-versus mo lang lagi doon yung manpower mo. Hindi pwedeng sa buong taon. Kasi ang ginagawa ng ibang tao, December na ginagawa. Kung kailan na January, saka pa lang ginagawa. Mali eh. Okay, kailangan tama si Sir Bon, no, na kailangan meron kang monitoring ng ano mo, ng accident-incident frequency rate mo para doon sa maano mo, annual report mo, maibigay mo, maano mo na, hindi ka na lang hihingi na ano. Ang hihingi mo na lang bali kung wala kang proper monitoring is the manpower, man-hour. Man-hour is the, madalas tayo pa nga gumagawa ng man-hour. Hinihingi na, tayo na nga lang din yung kasi humihingi tayo sa subcontractor natin, trade ko natin ng mga manpower nila. Doon sa man-hour, doon natin lalagay. Pero, pagtulungan natin yan next week, Sir Bon, para mas malalo kayong mag-guide doon sa pag-ano. Tama yan, sir. Please, be proactive. Pwede kang gawa ka muna ng na sarili mo, tapos improve natin, okay? Tapos discuss natin dito, i-post mo lang kung tama o mali, tapos i-ano natin. Okay, kasi sabi nga natin, bawat company may kanya-kanyang form, even accident-incident form, no, even manpower, even permit. Yung sa safe system mo port kasi natin iba-iba yung ano niyan, iba-iba yung manpower issue niyan. Ay sorry, iba't iba yung form, no? Kahit nga pansinin mo, iba yung permit ni GenCon, iba yung permit ni subcontractor, iba yung permit ng ibang ano natin company. Okay? Ano po ang kailangan sa annual report, sir? 4 months po pa lang ako sa safety, sir. Okay lang yan, sir. Kahit 4 months ka, 1 month ka, hingin mo sa company mo yung mga data ng accident-incident report, i-review mo, pwede si HR, pwede yung safety inabuta mo, ano yung mga accident-incident nila, then kung may frequency rate, severity rate, ilalagay mo yung total doon sa annual report mo. Okay? Nandito yon yung apat na yon, yung WAEDAR, annual report accident-incident, RHSO, isend nyo na rin sa nearest Dole Regional Office yung ano nyo, Health and Safety Committee nyo, para may proof of evidence na nagiging proactive kayo sa workplace mo. Kung gusto mo i-attach din yung inspection report mo, ay nandoon naman yung sa minutes of the meeting, okay lang yun. Ayan, nalaglag. Okay, sorry. Okay, yan. Sorry ha, medyo ano tayo, mayroon tayong running house tayo ngayon. Okay, so yun ang inaano natin, Sir Kiko. Okay, kahit 4 months ka, sir, hingin mo muna yung mga reporting incident, manpower mo para ma-compute mo na agad at para ma-send mo. Tanda mo ha, sir, sa annual report, ang isi-send mo lang, it's yung manpower issue no 2019. January 2019 to December 2019. Okay, hindi mo isi-send yung manpower ng buo mula 2018, hindi. Manpower lang, kung ilan yung naging manpower mo no 2019, January hanggang December. Kung nandiyan ka at naging ano mo lang, it's 4 months, yung 4 months lang ipa-send mo, okay lang naman po yun. At least, nagiging proactive tayo na unti-unti matutunan natin yung mga ganung bagay para sa ano natin. Isa sa proof of evidence kasi yan na pinaperform mo, yung tinatawag na rule mo, link between management and government, isa po yan. Isa kasi sa hinahanap yan pag
ng Department of Labor o ng Occupational Safety and Health Center na nagiging proactive ka, ginagawa mo yung trabaho mo bilang safety officer in your workplace. Okay? Yung file dati ng pinalitan kong safety, sir, may file na siya ng annual report. Review ko na lang po. No, sir. Sorry. Yes, i-review mo yon. Tapos gumawa ka ng sarili mo for 2019. Ipapasok mo ngayon 2020. Tama yan, sir. Kiko Nunag. Yan, tama. I-review mo yung mga report niya. Then, pagpasa ka ngayong pang 2019, ipapasa mo yung annual report. Chuck, kung pinalitan mo siya ng 4 months, wala pa siyang annual report for 2020. Okay, tama yan, sir Kiko. Good. Keep it up. Okay. Ano pa, sir, yung iba, yung mga ano natin? Baka may ibang katanungan pa para maano natin. Kasi, as of January, medyo naging ano tayo, naging sobra, medyo naging busy naman sa trabaho, kaya hindi tayo, and then also, gusto ko man mag-talk nung nasa workplace pa ako nung nakaraan, wala akong time, no? Meron kami mga ginagawang files na para for improvement. Right now, tinatry ko ngayon uli mag-look ahead ng mga safety plan. Okay, may safety plan kasi for 2020, hindi ko pa nga nagawa. 2021 na inaan namin, inihintay namin, tsaka gagawin pa lang namin. So, Ma'am Goddess, good morning din. Ayan, isa sa mga pasexy nating safety officer sa workplace natin. Si Ma'am Goddess talaga, no? Okay? Salamat, sir, salamat. Oh, Sir Kiko, just posting and then PM mo ko dun sa ano. Guys, sorry sa mga safety officer natin dyan na kapag nag-PPM kasi minsan driving ako, minsan mayroon akong ginagawa. Pero nasasagot naman natin lahat. Pero hindi naman po, alam ko, nalilate or hindi naman masyado late, hindi naman buong araw. Kasi pag nasa bahay ako, pag nasa workplace ako, wala namang madalas na wifi. Okay, minsan sinasagot naman natin. Pero yun yung maganda sa natin, sa mga tao natin dito. Just keep posting, keep asking na natin. Okay? Good morning. Okay? Yeah. Okay? Ay, sorry. Yan, yung mga iba. Yan. May kasama ka dito. Nasa ba? Lumayo yung katabi ko ngayon. Hi sir, good morning po. Hingi ako na idea paano maiwasan ang hand injury accident. Meron naman ako signings at program. Bukod po sana doon, idea mo po. Hand injury accident? Manual handling, sir? Okay. Sa hand injury kasi, guys, accident, it's madalas yan, ha? Ito sa natin, sa workplace natin, hand injury accident. Basta nagma-manual handling, nagiging cause. Isa sa mga yan. Ibig sabihin, yung proseso nila sa trabaho nila, it's merong nagiging mali. Okay, sa procedure, sa process, meron silang mali. Example ko na lang, sir. If you do lifting activities, di ba? Yung direct contact mo doon sa ililip, baka naandun. Okay? Pangalawa, yung proper using of hand gloves nila. Kasi hindi porket naka-hand gloves yan, it's proper na yung hand gloves nila. Baka mamaya hindi yan nakatama doon sa pag-handle nila. Sample ko na lang, makikita mo, may cotton gloves sila, pero ang hinahawakan nila, it's may medyo, hindi di ba, meron tayo tinatawag na 45-53, mga ganong requirements ng hand gloves natin . Depende kasi sa hand gloves na gagamitin mo, it's preventive measure natin. Pangalawa, it's proper training sa manual handling sa mga tao, kung paano nila ipa-proper o pa ililip yung mga materials o paano nila i-handle yung materials na gagamitin nila o yung equipment na gagamitin nila. Just provide a training for them. No, yung pag-provide ng training for them is malalaman nila na ito palang pala yung capacity factor na kailangan kong buhatin. Pero ang ginagawa ng iba, minamadali, o yung repetitive action pa, nagiging individual yun na kailangan maging proactive ka dun, sir. Unang-una, para maiwasan mo yung mga hand injury na yan, it's proper training. Pangalawa, yung proper task sa mga tao. Sa kanya ba? Yung scope of work niya ba yun? It's naka-individual ba para sa kanya?
baka mamaya hindi niya trabaho yun, tinabaho niya. Pangalawa, pangatlo sir, yung proper supervision ng supervisor, kasi hindi naman mangyayari yung isang injury o isang aksidente without near miss eh. Check yung mga ano yan, yung mga near miss accident yan. It's dapat mapukusan ng supervisor, mamonitor niya kung tama ba yung ginagawa, then i-report sa iyo. Pag ni-report sa iyo yun, it's para ano, i-report ng supervisor sa iyo. I-monitor nyo kung paano nyo ipiprevent yung mga ganong aksidente. Well, bago mo kasi masabi nga natin eh, proactive natin, meron na reactive, nakita mo maramihan injury accident sa workplace mo, paano nyo pagtutulungan? Being safety, ikaw yung ano eh, magiging act as advisory capacity, o i-advise mo sila, i-advise mo yung top management na may mga findings ng ganito na kailangan mong i-improve. Okay? Wala pa ma'am? Sige, okay lang. Sige, itay natin. Okay? Ito naman, na-miss ko yung live mo about safety. Nadagdag ang kaalaman namin. Keep it up, sir. Thank you, sir. Ayan, ito. Habang naghihintay tayo dito. Yun ang gagawin natin sa Bian. Okay? Yun. Bian, babae ba, lalaki? Sorry, ha? Pwede yung lalaki. Bian, it's babae, ma'am. Okay? Yun ang gagawin natin. Okay? Yeah. Okay, yun yung proper ano natin, okay? Yung proper task sa individual, yan lang yung ano natin, okay? Yan, shout out kay Otil, pagitna. Okay, sige, ma'am, entertainin mo muna. Yan. Guys, ah. Shout out po sa inyo lahat sa mga viewers natin ngayon. Keep posting sa mga question nyo habang ano pa, maaga pa naman eh. Okay? So, wala na mga problema. Yan. Sir Dayaw, no? Good morning. Yan, sa inyo. Si Sir Bernard, Manuel, Stephen Carey, Arroyo, Ma'am Gades, shout out sa inyo lahat. Kiko Lunag. Okay, sino pa ba? Denmark, Jennifer, Kiko, Mary Ann, Bon, no, si Nobi Planas yan, Dave and Ciso, shout out Sir Norman, shout out din kay Sir Norman, so Sonji, Bon, Marcano, and then lahat, hindi ko na maisa-isa. Okay, yan, sir, long time watch to again, sir, thank you, and good morning, yes sir, good morning, good morning, no? Yan, sir, si Sir Rojas, okay? Yan, baka meron pa, yung mga iba pa, na ano natin, yan, ha, sir, ma'am, Bian, ano, yan yung isa sa mga ano natin, idea natin, IQ idea, paano maiwasan yung hand injury, unang-una, it's proper training muna. Pangalawa, sa safe system of port natin tinatawag, na safe system of port. Tingnan mo yung procedure, no? Doon sa procedure o tinatawag nating safety plan, safety program, o ano ba yung ginagawa nyo, safety, ano, permit system, no? Tingnan nyo muna kung nakaano yung proper individual ba, naka-assign ba siya, may proper training ba siya doon sa gagawin niya, di ba? Yung tinatawag na competent ba siya, para magiging competent yung tao, di ba? Yan yung inaanari. Paano ba magiging competent ng isang tao? Dapat may proper training siya, may proper individual na alam niya yung ginagawa niya, kasi mahirap ibigay sa isang tao yung activities. Parang sinasabi mo, ma'am, bigyan natin ng sample, ah. Binigyan mo ng sasakyan yung isang tao. Paano mo malalaman na ano siya, competent siya? Di ba dapat hihinga mo siya ng LTO license? Okay? Hihinga mo siya ng kung matagal na ano mo siya, tatanungin mo siya, matagal na ba siyang driver? Ano ba yung ginadrive niya? Di ba? In that way, di ba, malalaman mo na competent person siya. Kasi iba yung competent sa sinasabi natin qualified. Okay, sabi natin qualified siya gawin yun, pero hindi siya competent. Dapat alam niya, paano magiging competent? Bigyan mo ng proper training. Isa yan sa mga ano natin, sa mga trabaho natin being safety, na magbigay ka ng tamang kaalaman, di ba? Yan nga yung ano eh, nakita mo, meron kang sa inspection mo, nakakita ka ng risk factor na mangyayari. Bakit ka nakakita ng risk factor? Nakita mo may hazard identified ka. Ano yung hazard identified mo? Yung behavior issue, yung procedure, nakita mo mali yung ginagawa nila. So
i-being city, magbibigay ka ng ACAS advisory capacity. Ano gagawin mo? Mag-a-advise ka sa top management. Tapos ano sabi niya? 'Di ba? Sabi nga natin sa role nat sa role natin, mag-prevent ka. How you prevent an accident? Magagawa ka ng report, bibigay ka ng training. Yan yung mga trabaho natin being city officer. Uy, Ma'am Bibian, good morning, good morning, good morning. Ayan, si Ma'am Bibian, isa sa mga natin. Ma'am, kailan ba uli yung ano natin, no? Ayan, isa sa mga CWS natin. Uy, guys, good morning din, ha? Number one. Okay, sa mga CWS group natin dito, no? Ayan, sila Ma'am Bibian, isa sa mga magigigiting natin. Okay, manood din kayo ng live ni Ma'am Bibian minsan. Ayan, minsan. Maraming hugot din niya si Ma'am Bibian. Ayan, de joke lang. Okay. Yan yung inaano natin. So, guys, baka meron. Thank you po, sir, in advance. Yan. Hello, Ma'am Bibian. So, yan. Meron pa ba mga ibang ano natin? Safety, baka meron pang katanong nga habang maaga pa naman. Okay. Yan. 8:45 na ata. Okay. May nagsabi nga sa akin, sir, ba't ganun? Pag nagla-live ka, likot-likot ko daw. Gagayahin kita po. Huwag naman. Huwag man, mama. Mahirap. Ito. Pag nalalive kasi ako, wala akong ano, hindi ako, yan, iba ako eh. Kasi parang, hindi ako sanay na nakapokus sa camera, sa totoo lang. So, kailangan, pag nagsasalita ako, medyo tumitingin ako sa iba para may, yan ang ano ko eh, isa sa mga adult learning o adult na ano sa akin na kung paano ako mag, hindi tayo, okay? Basta ganun. Sir Ramil Abiles, good morning. Ayan, okay. Naina, good morning sa inyo lahat. Keep safe, lalo-lalo na ngayon sa may mga, ano tayo ngayon, taas na risk factor natin ngayon sa incub natin na viruses, no? Sabi nga natin, palakasin natin yung katawan natin, maging healthy tayo. Yun lang naman ang isa sa mga natin, okay? Yung mga palagala dyan, work muna. Medyo ano muna tayo ngayon. Okay? Good morning, Sir JC. Okay, yes po, sir. Thank you again. Yan, okay. Yung mga iba pa, baka may iba pang katanungan habang maaga pa, habang naghihintay pa naman tayo. Okay, na pwede nating ano natin, masagot natin regarding sa safety. Okay, or regarding sa mga ano natin, kaya naman nating ano natin. Yung mga training, pwede naman po nating ano pag-usapan dito. Yung individual factor sa sarili mo, paano mo ba mai-improve yung sarili mo? Yan, isa sa mga natin. Okay? Napapansin ko, ang dami nating safety officer dito na napag-iiwanan ng ibang safety officer. Dahil yan sa career growth nila. Okay, isa na to sa bread and butter natin. So, kung ito yung kinabubuhay ng pamilya natin, ito kinabubuhay mo, just improve yourself, no? Yung career opportunity, mas taasan mo para doon sa hindi, sa ano mo, it's, hindi eh, dalawa lang naman ang function natin. And we look for the private sector and the government, ano natin, requirements natin. Government requirements is lahat ng safety officer. Gusto maging practitioner yan. Totoo. Pero dapat alam mo rin kung paano mo gagawin. Okay, good morning sa safety officer pa ba talaga gumagawa ng permit? Scaffold permit, work at time? Hindi po. Okay, tandaan nyo ha. Individual, hindi po talaga si safety officer ang gumagawa ng permit. Ang dapat gumagawa ng permit is the supervisor. Sino yung supervisor? Pwede si leadman, pwede si foreman, pwede si engineer. Ngayon, gagawin kita, tatanungin kita, Sir Ben, ikaw ba ay technical learning? Ay technical. Okay, ano yung ibig sabihin? Ikaw ba ay engineer? Ikaw ba ay architect? So, ibig sabihin, yung procedure hindi mo kabisado. Kung hindi ka technical, hindi mo kabisado yung magiging trabaho. Kung ikaw ay isang safety officer, katulad mo, iba yung courses mo, kailangan yung procedure na yan, hindi mo naman alam talaga yung procedure, ipasasagot mo kila supervisor at leadman. Ito ha, dalawang problema natin sa permit system natin. Sa permit system natin, unang-una, ang nagiging problema, less detail. Okay? Bakit? Kung konti yung details na nilalagay sa, ano nila, sa permit nila. Sabi na natin, scaffold erection, yun lang ilalagay. Dismantling of scaffold, yun lang ilalagay. Hindi, may procedure process yan, parang kakakain. Pangalawa, so, tulong naman. Ano yung tulong? Kinapi doon sa procedure lahat ng ano. Mali. Okay? Pwede naman eh. Ito nga yung isa sa mga natin eh. Sir, nakalagay ba sa program natin o nakalagay ba na kailangan English ilagay mo sa permit system? No. No. Kung tatanggapin ni main contractor, tatanggapin ng ano. Mas maganda nga yun eh. Tagalog. Excuse me.
para at least alam nila o alam nila kung naiintindihan nila. Ang gumagawa niyan is the lead supervisor. Okay, hindi natin alam kung may lead man ka, may foreman ka, may engineer ka sila. Ang gagawin lang natin is the recommendation. Bakit? I-discuss mo ano yung hazard identified and then recommendation tayo. Bakit? Based on doon sa pinag-aralan natin ng 4 days o COSH, BOSH, LCM, blah, blah, blah. Okay? Yung factor, okay, yung hierarchy of control, yun ang i-discuss mo at yun ay palalagay mo sa work, sa ano mo, sa permit. Okay? Hi, ask ko lang, mandatory rin ba sa OIC security na dapat na maging SO? No! No? Hindi po. Hindi natin inaano na ang kahit ang OIC, ang ano lang natin, hindi naman po, wala naman sa batas na dapat yung OIC mo is mandatory training. Kailangan lang, it's mandatory, meron siyang awareness training. Kung ang OIC mo ay nasa workplace mo, nasa construction mo, kailangan bigyan mo siya ng proper training. Okay, being safety officer, sir, meron po ba akong karapatang magbigay ng certificate sa mga safety, sa mga worker namin? Yes, katulad ng 8 hours awareness training. Kung ikaw wala kang budget, walang budget ang company mo sa pagpatrainingin yung OIC mo, ikaw, being safety, ano yung natutunan mo doon sa o ano mo, bigyan mo siya para alam mo, pag inutusan mo yung workplace mo, niya at alam niya kung ano-ano mga klase ng hazard na hanapin niya. Yung tinatawag nating physical, electrical, mechanical, ergonomics, biological, chemical is nandun. And then, ano yung factor para makonsider niya na nandun yung hazard is yung control measure natin o yung hierarchy of control, industrial handling, industrial hygiene control o yung basic control measure para at least alam niya agad. Bakit? Baka mamaya makita niya yung nandyan yung hazard, ano gagawin niya? Tatawagin pa kayo. Yun yung tulong. Bigyan mo siya ng proper training. Ano yan? Awareness training. Para alam mo kapag ginutusan mo yung OIC o nandyan yung OIC, it's na alam niya kung paano ka matutulungan. Okay? Hindi po. It depends, ha? It depends. Kung kayo gusto nyo i-mandatory, provide ka ng letter, i-memo mo, wala pong problema. Pero wala po sa batas yun. Okay na kailangan. Ang nakalagay lang, it's sa kanila, it's dapat yung company nila, company mismo nila, OIC, hindi mo naman under yung OIC nila, it's the agency, yung mga third party nyo, it's may proper awareness pagpasok sa workplace. Okay? Wala na. So, ayan, 10 minutes. So guys, no? Ayan, marami salamat. Keep watching lang, no? Sa safety officer natin, hindi natin tatandaan. Safety first.